ay si Frank Lawrence Cacal, nag-aaral sa VMUS Pangasinan. At ako po ay may katanungan sa Iglesia ni Cristo. Bakit niyo po itinuturo na kayo lamang po ang maliligtas at hindi ang iba? Salamat po sa inyong katanungan at sa pamamagitan po nito, Ginoong Frank Reyes Cacal. Ay maaaring maliwanagan po ang higit na marami pang tao na may ganito rin pong takbo ng isipan. Maaaring ito rin po ang gumugulo sa kanilang isipan at itinatanong. Kung itinuturo man po ng Iglesia ni Cristo, ng Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas, ito po ay dahil sa ito ang itinuturo po ng Biblia. Biblia po ang sasagot dito po sa Roma sa 5:8-9. Ganito ang pahayag sa atin. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa buot ng Diyos sa pamamagitan niya. Ito po ang malinaw na nakasulat sa Biblia. Ayon po kay Apostol Pablo, lalo anyang tiyak na maliligtas tayo sa buot ng Diyos. Yung pong terminong lalo ng tiyak, katumbas po ng tiyak na maliligtas, ang tinutukoy po ay ang mga napawalang sala na sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo o sa pamamagitan po ng ginawang pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, alamin po natin ngayon, sino po ba ang pinatutunayan ng Biblia na tinubos kaya mga napawalang sala na dahil nga sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nakatitiyak po na magtatamo ng kaligtasan. Muli po, Biblia ang sasagot sa Gawa sa 20:28. Ganito po ang ating mababasang pahayag sa atin. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na biniling niya ng kanyang dugo. Maliwanag po ang pahayag sa atin ng Biblia, ang Iglesia ni Cristo po ang siyang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Wala na po bang ibang opsyon o kaparaanan para mapatawad sa kasalanan ang tao maliban nga sa ginawang pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo na ang nagtamungan nito ay ang mga nasa Iglesia ni Cristo. Muli, Biblia po ang sasagot dito sa Ebreo sa 9:22. Ganito ang pahayag ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kung lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Maliwanag po ang pahayag na ito ng Biblia. Ayon po kay Apostol Pablo, maliban na sa pagkabuhos ng dugo, ay wala anyang kapatawaran. Kung hindi po makakamtan ng tao ang kapatawaran sa kanyang mga nagawang kasalanan, hindi rin niya makakamtan ang pangakong kaligtasan. Dahil po sa Iglesia ni Cristo ang pinatutunayan ng Bibliang tinubos ng dugo
ng ating Panginoong Hesukristo, kaya kailangan nating tahan ang iglesyang ito upang magtamo tayo ng kaligtasan. Sa labas po ng iglesia ni Kristo, ano man ang gawin ng tao, hindi po matatamo ang kapatawaran ng kasalanan dahil hindi po nasakop ng ginawang katubusan. Ito po ang dahilan kung bakit po naninindigan kami sa pagsasabi na ang tanging maliligtas ay ang Iglesia ni Kristo. Pastor, ayon sa Biblia, Iglesia ni Kristo ang binili o tinubos ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Mapapatunayan mo ba, Pastor, na ang relihiyon iyong pinamumunuan ay kasama sa tinubos ni Kristo? Madaling sabihin na ako Iglesia ni Kristo eh. Pero ang tunay na Iglesia ni Kristo hindi relihiyon. Ang tunay na Iglesia ni Kristo ang anak. Iglesia ibig sabihin katawan. Ang ulo si Kristo. At sinusunod ang sinabi ni Hesus Kristo. Sabi mo, mapapatunayan ko bang ang aking relihiyong pinamumunuan ang tinubos? Hindi nga pwedeng patunayan ang relihiyon ng totoo. Ang totoo si Jesus Christ at ang kaligtasan ay ang pagsusunod sa kanyang salita. Mateo 7:21. Kahit ano pa itawag mo sa sarili mo, Iglesia ni Kristo, ako yung tunay na relihiyon, ako yung members of the Church of God International, ako yung, kahit na sabi mo, ako yung appointed son, ano man titulong ipatong mo sa ulo mo, hindi magbabago ang daan ng kaligtasan. Masimple. Mateo 7:21-26 lang. Yan lang ang daan ng kaligtasan. Ano man ang titulong ipatong mo sa relihiyon mo, ano man ang ipatong mo sa sarili mo na titulo, pag hindi ka sumusunod sa sinabi ni Jesus Christ, wala kang kaligtasan. Hindi naman mahalaga yung titulo-titulo ngayon eh. Ang mahalaga ngayong focus, sumusunod ka ba sa sinabi ni Jesus Christ? Pag hindi, kayo, naangkinin yung kayo totoo, pero plastado naman kayo sa 1:1. In the beginning was the Word was in God, and the Word was God, and the Word was God, was made flesh. Hindi sa tao lamang, diyan pa lang, plastado na kayo. Sino yung iglesia ni Kristo tinubos sa kanyang dugo? Yung taong sumusunod sa kanyang sinabi. Yan ang kanyang tinubos. Hindi yung magbibigay, yung lalagay ako dyan ng karatula, yun na yun. Ay naku, hindi. Wala ng karatula ngayon. Yung denominasyon at reliyon ninyo sa church age, ang kinan kayo kung sino totoong reliyon. Walang totoong reliyon. Ang totoong reliyon ay iyong sumusunod sa kalooban niya sapagkat yun lamang ang tanging kaligtasan. Pakibanggit nga ninyong Mateo 7:21-26.